We're currently are heading to Sela Pods Hotel. So, itong Sela Pods Hotel, bale, nakapag-stay na kami dito. Sobrang tagal na, siguro mga 2018 or 2019 din. Tapos eventually, sobrang natuwa rin kami sa experience. So, ayun. Luckily, we've got another invitation for hotel review sa Sela Pods Hotel. So, ayun. So, ayun, nakuha na namin yung aming card for the room. Tapos, syempre, before that, kapag nag-check-in kayo, once may booking na kayo, confirm na lang nila yon and hihingin nila yung inyong vaccination cards and your ID. Ayan. So, ayun yung mga hinihingi sa atin. Tapos, hintay lang konti, then check-in na. So, ayan, dito kami sa Sela Pods now. Not sure kung kita. Ayan. Sorry, magulo. But yeah, akit na kami. Ayan, bali sa room 934 kami. Hindi pa namin alam kung anong itsura ng room namin. So, it's a surprise. Pero, naka-stay na kami dito twice or thrice yata. And so far, lahat naman ng rooms na napag-stayan namin is very good, clean, okay, ganyan. So, happy kami. Especially sa mga dati naming mga napagsayan. So, room 934 tayo. Dito tayo sa 31, 32, 33. Room 934. Ayan. Ayan. So, ito yung ating room. Ay, just colored. Ganda ng room natin. Mamaya i-room tour namin kayo. So far, ito pa lang yung ating mga nakikita. Ayan, grabe, sobrang ganda, sobrang nice. Thank you, Sela. Kasi ang ganda talaga ng binigay yung room right now. Grabe. Overwhelming, nakakatuwa. So, look at that. Ah, ganda ng ano kulay. Ni sunset. Yes. Nakakatuwa. Thank you. Yeah, hello guys, so as promised, we are here at room 934. Naka-mirror lang kasi yung camera, pero room 934, ito siya. Sa may gilid siya ng OWA. Not sure kung kita nyo, pero yun yung OWA sa may tapat. So, ayan, nakakatuwa. Na-excite ko. Natuwa ako sa room namin, promise. So, ayun, kung ano siya, ibook ninyo, sabihin ko sa inyo mamaya kung ano yung room. For now, mag-ano muna tayo, room tour. Ayan, bumuksan ko na yung pinto para sa inyo. Ayan, room tour tayo. Okay, so ito yung ating room. Hindi ko nakuha yung pangalan ng room, pero sabihin ko sa inyo later. So, ang pinakakatuwa talaga kasi, ayan, pagpasok mo at saka yung position ng bed, ano siya, sunset. Parang, ewan ko, sunset view room ata ito. Pero, tatanong ko later. Kasi andun yung booking sa, ano eh, sa harap. So, ayan. Ito yung current view namin. May construction sa harap. But, nevertheless, ayun yung Manila Bay. I'm not sure kung nakikita ninyo. Yun, dun sa part na yun is Manila Bay. And so, i-check naman natin yung mga makikita dito mismo sa loob ng room. So, ayan. Pag sinara nyo yung pinto, meron tayong full-size body mirror on our right side. Pagkapasok, meron tayong ito, pitcher, tapos water kettle. Tapos yung ating mini fridge is or also right here.
And meron tayong cabinets here, drawers, pero walang laman. Depende sa inyo kung lalagyan ng laman. Syempre yung sink. Ayan. And other lagayan. Ito. Dati alam ko meron dito mga parang succulents. Siguro tinanggal lang nila due to pandemic. Tapos, syempre, yung bed area. And on our left side naman, meron tayong sabitan ng mga gamit. So, ayan. Pwede nyo sabit yung inyong payo, bags, jackets, coats, kung ano man. And over here, we have our lavatory na well-lighted. Diba? Super cute, nakakatuwa. So, ito yung ating lababo. I think ano to eh, hot and cold din siya. So, syempre, we have here our shampoo and conditioner, dental kit, and bath soap. And we also have this maliliit na baso for when you are toothbrushing. And ayun nga, sa left side, nandito yung ating mga shower room at saka toilet room. Magkahiwalay sila actually. So dito sa right na door is the shower room. Ayan, hot and cold shower na merong handheld shower din. And merong, ayan, lagayan ng towels and sapitan. So ayun siya. And on the right door is our toilet. Ito yung nakakatuwa sa ano, sa cellopods kasi sa room nila, sa lahat ata ng room, hiwalay ang tawag dito, hiwalay yung kanilang shower area and toilet area. So pag in-open natin siya, ito yung kanyang itsura. Alright, proceed na tayo dun sa main event. Yung parang pinaka-bedroom, ayan. Hindi tayo naka-loft at the moment. Hindi tayo loft ngayon. So, ayan. Kung nakikita ninyo, itong corner na to is full-sized glass windows. Kaya, sobrang nakakatawa. Maganda yung ambience. Diba? Tapos, we have here a small sofa. Pwedeng, alam ko, pwede ito convertible to a bed. So, hindi ko lang sigurado how to convert. And kagaya nga sabi ko nina, we also have here our missis. Joke, hindi ka kasama. Pero ayun, meron tayong vault na sa ilalim ng kama. Wala naman masyadong nakalagay sa ilalim, pero may ilaw din. So, yung ating tawag dito, unan, bed. This is a king-sized bed. Overlooking Manila Bay. Ayan siya. Picture natin mamaya kasi mas maganda sa picture dahil kapag sa video medyo maliit yung kuha. Tapos, syempre, yung ating towels, blankets. Yung ating TV, hindi ko pa na-open. We also have two aircons here sa room na to. Kasi syempre, siguro dahil sunset view nga yung room, eh medyo mas mainit. Kaya siguro nilagay nila is dalawang aircon. So, by that, we also have here maliit na table. Tapos, dito nakalagay yung ating slippers. And yung ating bathrobe. Ayan. So, kung mag-swim tayo later, meron tayong bathrobe. Kaya, happy. So, ayan, signal. Signal cable. Yung TV. Hindi ko pa na-try yung TV. So, hopefully, we have all the good channels here and good reception. Tapos, syempre, yung mga remote table, ayan, work area. And dito yung kanilang cellopods menu. Super affordable yan. Kung makikita ninyo, ayan yung mga prices. Tapos, ano to, malalaking serving nito. Yung mga mahal dyan, yung mga feeling nyo mahal, malalaking servings niyan actually. So, at least good for two people yon per pagkain. Tapos yan, meron din tayong Bible, syempre. And ano to? Tire, this is a gift for you. Ah, okay. So, ito yung kapag kailangan nyo ng guidance, yan, pwede nyo itong basahin. Later natin basahin yan. So, syempre, yung mga reminders, yan, remotes. And again, pakita ko sa inyo yung view dito ulit sa area ng buo naman.
So, ayun yung mga buildings na hindi ko alam. Parang mga condo rin yata yan. And then, ayun yung kabilang area. Ayun siya. Tapos, ayun yung sa tapat ng, ano, ng bedroom, ah. Ay, ng bed. So, ito naman yung sa kaliwa. Kaliwa ng bed. Sa natin. Ayan. So, ito yung makikita dun na view. Dito sa baba, yun yung pakanan ng FB Harrison Street. Tapos yung papasok doon, sa kabilang yun, kita ba dito yun? Basta dyan sa part na yan, papuntang ano na yan, ay, papuntang Libertad and yung mga area doon sa Pasay Rotonda. Tapos kung nakikita niyo yung part na yun, the Philippine National Bank, tapos ito, itong building na to, yung may Metrobank, that's the OWA Center. Nakita nyo na, babasa nyo naman ng OWA Center. Kaya super strategic din yung location nito. Tapos sa baba, nandiyan yung mga 7-Eleven, iba pang tindahan. So, hindi kayo mahihirapang mano dito, maghanap ng mga kainan. So, ayan, yan yung ating room tour for this type of room. Pakita ko na rin pala sa inyo ito. Bale, meron tayo ditong spa. Ito yung kanyang ano, relaxing massage pressure points, only 349. Tapos combination massage with deep tissue and spinal pop, that's only 499 pesos. And meron kayong 10% discount on all regular services as kapag naka-check-in ganyan. Tapos, syempre, kung gusto nyo yung bathroom rental, ayan, that's 100 pesos. Tatawagin nyo lang yung front desk. Ano pa ba? Itong room is non-smoking. Ayan, nandiyan yun sa fine print, house rules. Kapag nag-smoke kayo na hindi nyo sinasabi or hindi kasi talaga for smoking area yung room or hindi siya smoking room, may bayad kayo na 4,000 pesos per night. So, never ever smoke sa loob ng room ng Cellapods dahil isa yun sa mga mahigpit na ano nila, policies. Tapos kung makikita ninyo dito, ayan, basta pag nandito na kayo, mababasa nyo yung mga house rules. And, ayan, pakita ko na rin. Meron tayong 50% corkage fee on all outside food and beverages. For hard drinks, 200 pesos per bottle. So, never ever magdala ng pagkain. Tapos swimming pool is open from 8 a.m. to 8 p.m. and restaurants open from 6 a.m. to 9 p.m. only. So yan yung mga dapat ninyong tandaan. Okay, so one quick ikot na lang sa ating room tour. Umakit kami dito sa 11th floor. So, dito yung sky bar, swimming pool. Ayan. Merienda muna kami. So for our merienda, bumili kami ng nag-order pala kami ng cucumber with lemon juice drink.
And watermelon shake for Jane. Tapos, syempre, since this is a quick merienda, we also ordered clubhouse with fries. Sarap. Gutom na daw siya. Kain muna kami. Hello guys, so ayun. We're currently here at the parking area ng Salapods. So as you can see, this is the Salapods Hotel. And ito yung parking area. Actually, maraming spaces ha. Hindi siya masyadong siksikan. Medyo maluwag pa yung likod. So, ayan. I think, although maraming naka-check-in, eh, hindi ata lahat na yung nakasaksakyan. So, ayan, mostly motor. So, ayan yung parking space, parking areas dito sa Salapods. Kapag nagbook kayo dito, kasama na yun sa ano ninyo, sa magiging experience ninyo dito sa Salapods Hotel, ang pag-swimming at night and day dito sa kanilang rooftop swimming pool. Ayan, hello guys. So, ayun. By 8 PM or 9 PM yata, paano na, close na yung pool. Or I think 8 PM lang, tapos parang yung lights hanggang 9. Ayun, dito kami mag-dinner sa Sky Bar and si Jane. Tapos ayun, sa likod ko ang pool and ang view ng Pasig City or Metro Manila. Although hindi man buo, pero yun. Ayan, so from our view here sa taas, sa Sky Bar, sa kapool, kitang-kita nyo rin yung parking. So, ayun yung parking natin, yun yung sasakyan natin, yung kulay green. Ayan. Diba? Ayan. So, guys, pumunta dun si Jane sa likod. Ayun siya, para ma-picturean niya daw yung ano, yung view kapag ganda naman sa kabila. Kasi ang concentrate ng view namin is normally sa area angle na to. Kaya ayan, lumipat siya dun sa kabila. Sipag nung kahit buntis. Ayan, so bali, ito yung ating Sky Bar. Ayan yung mga staff. Tapos, ang banggit sa akin, ang ilaw ng pool is up until 10 PM only. So, pwede kayong tumambay hanggang 10 PM. Tapos, ang ataw dito, yung bar or restaurant is until 10 PM as well. So, kung medyo nagugutom na kayo, ganyan, nagpasang 10 PM na, kailangan nyo nang bumaba at lumabas. Meron nung malapit na 7-Eleven dun sa baba.
So, kapag papunta kayo dito, makikita nyo rin naman yung mga yan. Tapos, ang pagligo is until, ano lang, 8 p.m. Kasi yung pool attendant is until 8 p.m. Although, I doubt na may malulunod dito sa Sela Pods. Pero, syempre, kumbaga, safety first tayo. Kaya, yung management, pinipili lang na hanggang until 8 p.m. ang swimming pool. Ayan, hello guys. So, ayan, ito na yung ating mga dinner for tonight. Actually, ni-reserve tayo ng ano ng Sela Pods for dinner. So, ayan, we have una tayo sa drinks. Meron tayong green mango shake, tapos ripe mango shake, ayan. It's crispy pata. Yang chow. Fried talong. And kare-kare. Grabe, ang sarap. Ayan, dinner na tayo. Madami-dami tayong food today. Hello, good morning guys. So this is day 2 ng aming pagstay sa Sela Pods Hotel. Ayun, sobrang aga pa actually, pero kailangan siya lumabas para bumili ng additional na gamot ni Jane sa kanyang pagbubuntis, which is the ferrosulfate. So si Jane tulog pa, ako lumabas muna. Kaya as tapat lang naman yung ano eh, yung mercury drug. Sobrang lapit lang. Bila lang. Ayan, so nakuha na natin yung gamot. Balik na tayo sa Sela Pods. Ayan. Bali, nakakuha na tayo ng ating gamot. So, breakfast na tayo. Finally. So, nagising na si Jane. Ang galing. Natulog ulit. Bali, it's already 9:47 a.m. nung umakyat kami. So, ayan yung tao sa ano, sa pool. Medyo mainit pa. Ay. Yung ating breakfast for today. So, I think this is Liempo Negra ulit. And sinigang. Yan, waterless sinigang na hipon. Ito pa itsura niya. Kasi hindi natin yan order sa Sela Pods eh. At Sela Garden. Pero this is Liempo Negra. Yan.
late lunch nga pala tayo kasi ano kasi tayo gumising at bumaba. So for now, we have miso soup. Yeah, so Japanese miso soup yan. And we have gambas a la pobre here. And gambas a la pobre, shrimp with mushroom. So syempre, poolside pa rin tayo. And medyo maraming tao nagsiswimming. So mamaya sasama pa ako dyan kasi mag-swimming din ako eh. Bale, dito sa 10th floor, meron nga palang mga ganito. Alam ko dati meron din sa 9th floor eh. Kaya lang, hindi ko alam bakit wala. So, ayan. Kung gusto nyo lang tumambay sa labas, ayan. Meron tayong mga ano dyan. Duyan-duyan. Ano yan? Free yan. Laking babayaran dyan. So, pwede kayong gumamit anytime. Tambay lang, ganyan. Tapos, we also have the hanging pods here. Yeah, dati nung pre-pandemic na nakakapasok kayo dyan. May picture ako nun sa dati kong ano, dati naming staycation. Kasi pinaakit kami dyan at saka pinasampa. So ayan, bali para makapasok kayo before meron ditong parang pintuan. Ito yata yun. Ito, ayan yung nakalak na yan. Ayan, yun yung parang gate or daanan papasok dyan sa pods. Sa hanging pods. Tapos may bayad siya before, parang 500 yata. Tapos consumable, 300. Pero ngayon, closed siya. Kasi, ayun nga, pandemic and hindi pwedeng mag kumpul-kumpul, parang ganun. Pero tingnan natin, malay mo mag-open din siya after, siguro few months from now, diba? Super taas yan. Bali, ayun siya. Hindi lang sinasabang kita dito. Pero yun yung ano area. Yan. Kasi sa ano to eh. 11 saka 10th floor. Yan. Tapos dito sa 11th floor, nandito yung access sa pool. Yan. Yun yung gate. Tapos nandito yung CR for male and female. May shower room din yan. Tapos I think this is the function areas eh. Itong dalawa. Pero syempre, hindi na natin i-open yan. So, ayan. Pasok na tayo dun sa... Ay, ito pala. May isang open na function area. Pero syempre, hindi natin masyadong sisilipin. Ganyan lang. Oh. Alright. So, ito yung pinakamataas na hanging pods. Excuse me. Yan, ito na tayo sa swimming pool. Dami ng tao. Still day 2. And ayun, mag-dinner na kami for our day 2 dito sa Sela Pods Hotel. As we're tumawag na kami kanina sa restaurant sa Sky Bar. Pero sabi na medyo busy yung ano, yung kitchen. And until 9 lang sila, so akit na kami. So hopefully na ano na may order namin. Ayun, sabi na marami tong tao. So sana mayroon tayong space. Kagaya ng dati, close na yung pool kasi hanggang 8 lang.
And so, bali, kinuha ulit yung order namin, although tumawag na kami, pero that's okay naman. Medyo busy sila ngayon, ang daming tao, kasi, ewan ko, siguro dahil na rin sa mga posts. Pero start na rin kasi ng Holy Week, yung ngayong araw. Kaya marami-raming tao na nagbabakasyon at yung kung magugusto mag-eat out. So, isa rin sa mga dahilan. And super busy ng mga staff ngayon. So, yun tayo mga orders namin. Ang bilis ng pala. Although, ayun. So, thank you sa pag-assist niya. Kay Kuya Jao. So, pakita ko yung mga ano namin. Food for tonight. Ulam ay chop suey and chicharong bulaklak. Ayan. Tapos meron tayong blueberry cheesecake. So, yan yung kakain natin tonight. Yan lang in-order namin kasi medyo marami silang sinaserve ng mga nakaraang gabi. And nakakabusog talaga. Nakaraang araw pala. Sa yung kanina, medyo marami-rami. Ayun pala, wala pa yung drinks namin. Hinihintay ni Jane. Wait lang. Dami nung ano, chop suey. Ano ba yung pangalan ng chop suey? Yung makasi yung pangalan. Garlic kailan vegetable, ayun yung pangalan. So, basta parang iba't ibang mix daw ng ano, ng veggies, pero chop suey pala. So, madaling salita chop suey. Kasi yun, yung order lang namin is orange juice and royal. Cocktails, wala nang masyado kasi ano pecha na, medyo ginabi na kami. Kaya, ayun, sarado na yung bar, hindi na naabutan. Blueberry. Blueberry cheesecake pala, yun. Ang sarap din ng blueberry cheesecake. So, must try kapag nandito kasi sila. Yung ano din, kanina na leche flan namin with makapuno, yun, masarap din yun. Hello guys, so nakabalik na kami sa aming room. And kung nakita niyo naman yung video dun, I mean yung footage kanina dun sa room namin, di ba? Ang ganda. Pero, ayun, ang twist kasi, itong room na to is for walk-ins only. Bale, merong mga designated na rooms para sa mga online booking and meron ding designated rooms for walk-in people. So, kung hinahanap niyo itong room na mismo na kagaya ng sa amin na may sunset view and full ano yun? Full scale window yung glass. Mas makukuha niyo siya kung mag-walk in kayo. Bale, kung nakita niyo na may previous post namin doon sa aming page na at saka yung sa video, yung previous video namin na room tour that is from the online booking. Ayun, so kung mag-aano kayo, hindi ko sure kung pwede niyo sabihin kapag nag-walk in kayo, pero sabihin niyo na lang na suite room yung kukunin niyo. Ang bagit sa amin na rate is parang minimum 3,100 pesos per night. That is good for 2 persons, so 2 people yon. Then, kung gusto nyo ng additional, normally that's plus 600. Kung yung extra packs ninyo ay willing matulog dun sa sofa na included, yun, 600 pesos lang yon. Tapos kapag ano naman, kapag gusto niya ng mattress or extra mattress, that's 800 pesos. So yung 600 pesos at 800 pesos na rate na yon, included na yung pool access doon. So halimbawa ganito. Yung couple or sabi nating first two people, yun yung included sa 3,100 pesos na rate per room. And gusto nila may kasama sila. Sabi nating kapatid or something. So, pangatlong person na yun, di ba? Yung third person is magbabayad ng 800 kung mattress ang gusto niya at 600 lang
kung willing naman siya matulog sa sofa. Ganun. So may access na rin lahat sa roof deck pool nila. Ayun, and syempre hindi guaranteed na kapag sabi yung suite room eh ano na mapupunta na kayo dun sa kagaya ng room namin. Kumbaga may iba't ibang room pa kasi. So depende sa availability pa rin. And ayun, kung sakaling hindi naman talaga available yung gusto nyong room, pwede naman kayong pumili muna ng ibang room kasi syempre huwag nating harasin yung mga staff natin, yung mga staff sa Cellapods kasi kumbaga hindi naman din sila yung talaga nagde-designate ng rooms kundi yung management. And ayun nga, for tonight naman natutuwa kami kasi although medyo late na kasi talaga kami nakapag-order, parang 8 something na kami naka-order. Pero nung umakyat kami, naasikaso naman kami agad ni Jao at saka ni Jason. So yun, ang pinaka nag-asikaso talaga sa amin is si Jao. So thank you Jao, Kuya Jao, for ano, for assisting us dun sa roof deck kasi medyo nagbutom na rin talaga si Jane kaya umakyat na kami. So yun, thank you, yun lang. So sabihin, salamat. Grabe, daming tao. And dahil anong araw pa lang ngayon, mahal na araw, it's Good Friday. Kaya, ayan. Ayan, dahil maraming tao ngayon, tayo ay mayroong breakfast buffet. Plain rice, garlic rice. Check out na. Thank you, Cellapods. And
Dahil bali yung access namin dito sa likod kasi doon yung sasakyan sa parking. Nabilad na bilad yung sasakyan natin. Okay, paalis na kami. Pasingawin ko lang yung sasakyan kasi mainit. Grabe. And guys, so for those who have their own car and motorcycle, ayan, ito yung kanilang parking fee. 50 pesos per day and I think kasama na yung sa motor and sa isa lang yata yung rate, 50 pesos per day kapag guest kayo. So yun, mura lang, murang-mura. So kung naka 3 days kayo, edi 150 lang siya, di ba? Thank you, Cellopods.